mayong gabi mga pangga, no? Maiksi lang po itong video na ito. Magbibigay lang ako ng konting komento sa mga kaganapan ngayon. Lalo-lalo na po nito katupad ng community utin in the same time nung isang araw ay mas in-enhance pa po ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na lang Metro Manila ang sakop po ng community kundi buong Luzon na po ang sakop nito. Meaning to say, wala na po talagang makakapasok sa Luzon. Walang si travel, walang air and by land travel po. Papayagan lang na lumabas ang miyembro ng pamilya makakalabas hanggat importanteng bagay lang po yung kanyang pupuntahan. Alright? So, wala namang lima sa ganun kasi yung purpose lang naman po talaga nito pangga ay huwag pumalas po ang corona viral mga pangga. Ano po? Kaso lang, yung mga Pinoy, post, sabi nila, wala namang mali daw yung gobyerno. Ang mali daw po ay yung mga tao, matitigas daw po yung ulo nila. Which is, tama po yun. Pero, sa akin naman po, mga pangga, wala namang matitigas ang ulo na tao kapag talagang strict yung implementation po natin ng batas. Sa kasalukuyan po kasi na community quarantine po, meron pa rin po kasi mga butas dahil may mga marami pa rin consideration na nakakapasok, nakakalabas-pasok pa rin yung tao provided na magpapakita ng mga ID or proof of employment para makapasok sila. Sa ibang bansa po kasi mga pangga, kasi marami nakakainis lang na yung kapwa nila Pilipino kinukumpara po nila doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa ko po kasi mga pangga, nung sinabing ganito yung guidelines, ganito yung protocol, complete lockdown, as in lockdown po talaga. Di bali nang magutom na kisihudang magutom yung tao, basta't napigilan po ang pagkalat ng virus. Kasi kapag ginawa po natin na i-impose po natin na talagang lockdown na at wala nang makakapasok kahit sino pa yan, yung papayagan lang na pumasok mga pangga, yung mga medics, yung mga doctors, nurses, the same time yung mga pulis, sundalo, at yung kamedya, yun lang yung papayagan pumasok within the quarantine area, aba siguro mga pangga, wala namang tao na magpapilit pang pumasok. Kasi may nakabantay eh, di ba? May mga nakamando doon sa checkpoint na wala na talagang lalabas. Wala nang papasok para hindi na po kakalat yung virus na yan. Sa kasalukuyan po kasi kaya nagkaroon ng kalituhan dahil hinahayaan pa din po na pumasok yung ibang mga tamang gagawa. Hinahayaan pa rin sila makapasok sa quarantine area. Kaya ang problema ay may mga tao na talagang nalilito kung ano yung kanilang dapat gawin. Kasi kung isahan, yung pag-aisahan lang po, pag sinabing wala nang papasok within a month, eh wala naman siguro magmamatigas pa ng ulo. Kaya sinasabi ninyo na yung mga tao matitigas yung ulo. Kapag ka talagang in-impose ninyo na wala nang makakapasok, wala nang papasok dyan. Pero sa kasulukuyan kasi pinapapasok yung ganito, pinapapasok yung ganito, upang ipa
hinaing at mga hindi nagustuhan. Ano po? Kasi ang pangit pakinggan mga bangga na tayong mga Pilipino nagrarant at kinakalaban natin ang kapwa natin Pilipino. Instead na tayo magtulungan. Sabi na nga, magdasal, magkaisa tayo. Pero magbigay na ng komento yung isa, babalasan yung isa hanggang nagkagulo-gulo na. Payo ko naman din po sa lahat, sundin na lang po natin yung protocol. Sundin po natin ang po yung guideline pag sinabi po na mag-home quarantine po tayo. Okay, huwag na pong lumabas. Huwag na pong pagtutumilin. Kagaya po dyan sa Metro Manila, wala ng air, wala ng sea travel and land travel. Huwag nang tumilin kapag sinabi wala ng flight itong airlines company na to. Ay huwag na po kayong pagtutumilin. Ano na naman kayo gagawa lang kayo ng special trip papunta doon sa inyong probinsya para lang may travel kayo. Sa utos ng ating gobyerno. Bakit sila yung pinapagalitan ninyo at sumura po ninyo yung mga walang malay? Empleyado lang po siya, pareho po tayo. Pareho lang po tayo, mga Pilipino, mga tao. Kung meron kang problema, huwag mong pagalitan yung empleyado lang. Pumunta ka doon. Kung gusto mo, doon ka mag-rank sa Malacanang. Huwag mong pagalitan yung tao na wala namang magagawa kahit patayin mo yan ngayon. Wala yang magagawa. Hindi ka pwedeng ibok. Hindi ka rin pwedeng ilipat nila. Pauwi kung saan kang speed, no, pauwi. Kaya sana po, magkaisa po tayo mga pangga. Manalangin tayo ang Pilipinas mahigit na po sa 100 ang nagpositibo po sa coronavirus. Ipagdasal na lang po natin na marami pa po yung makarecover, makatuklas ng mga gamot para matapos na po ito. Isa lang talaga yung nakikita ko sa mga Pilipino, mga pangga, nagpapataasan pa rin tayo ng ihi sa kabila na meron tayong hinaharap na at problema. Ha? Masyado nating pinopoliticize yung mga pangyayari. No? Nandun pa rin yung pagiging troll, fanatic. Makapagsabi ka lang ng iyong komento, agad kang bibirahin, babarahin, tatawaging ulol, bubo, tanga, kung ano-ano na lang. Kapauyan Pilipino. Do you think na ikaw sure ka sa iyong mga pinagsasabi at ganun ka na lang makapagsabi ng tanga, bubo, tae, kung ano-ano pang masasamang salita sa iyong kapwa? Kaya sana po, isa lang yung aking hiling. Bilang mga Pilipino po, magkaisa po tayo. Sumunod po tayo sa protocol, sa guidelines. Kung ano po yung guidelines na ilalabas ng ating gobyerno, sumunod po tayo mga pangga. Dahil para po ito sa ating kaligtasan, kaligtasan mo, kaligtasan ng pamilya mo, kaligtasan ng mga kapitbahay mo, at kaligtasan ng ating sambayanan. Kagaya kanina, pumunta kami ni Bibi Prince doon sa downtown area. Nag-ikot kami, naghanap kami ng alcohol at face mask. Wala ka nang mapagbilhan. Diyos ko day, grabe naman. Ha? Shout out lang sa lahat ng mga may-ari ng pharmacy. Mga ma'am, mga sir. Ha? Bibili kami ng face mask, wala na daw face mask. Pero ironically, ang inyong mga pharmacist at mga pharmacy assistant, nakamask. Bakit? Kayo lang yung gustong masalba. Kapag kayo ba ay nasalba, kayo nakamask, at kami pumunta doon sa inyo na walang mask at carrier kami ng virus, masasalba na ba kayo noon? Hindi po. Ha?
Dahil habang kami bumibili at kausap ka namin dyan sa inyong drugstores, hindi man natin nakikita ng ating mata, meron pong tumatalsik na laway doon at nakalagay na yun doon sa stante ng inyong drugstores. Na the moment na nahawakan nyo ng ibang tao at kung ikaw ay carrier ng virus, nagkahawaan na rin po tayo. Kaya sana po panawagan sa mga sa ating DTI na sana yung inyong na sana po yung inyong sinasabi sa press release ninyo na sapat yung supply ng mga basic needs. Abay, lumabas naman po kayo mga sir. Tama na po yung pagpapalamig ninyo sa mga air condition offices ninyo, baka ma-stroke po kayo. Galaw-galaw naman po mga sir, mga ma'am. Ha? Tingnan nyo yung ating mga frontliners, yung ating mga nurses, yung ating mga medics, yung ating mga sundalo at kapulisan na nakamando sa mga checkpoint. Tingnan nyo kung anong kulang. Wala man lang gloves. Yung iba walang mask. Yung ating checkpoint, halos walang thermal scanner. Paano natin mapipigilan yung pag-spread ng virus kung hindi man lang natin ma-check ang kanilang kondisyon dahil kulang tayo sa thermal scanner. Ironically, yung iba nga parang nagiging jokes pa. Ano to? Quarantine o dakop sa motor? Ha? Dahil instead na i-check yung temperature ng driver, ng rider, abay, lisensya yung inahanap, mga bangga. Lisensya yung inahanap na kung wala kang ORCR at nahuli ka, abay, hindi lang ikaw yung makuwarantin. Pati yung motorsiklo mo makuwarantin sa police station. Sana po, pinapaano ko lang ha, sana po magkaisa tayo. Huwag na po tayong magsisihan. Kung meron mang mga komento, let it be. Dahil karapatan natin ng bawat isa po na magbigay ng ating sariling opinion. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.